Lalo pag bumada, ito yung nayubang na Terminator ng kalaban niya. No? So there you go, tapos kang Terminator ka. Dang, ang ganda lahat ng kagwintit. Patatas Origins TV. Hello, hello mga kapatatas at mga Spectractions. Kamusta kayo lahat? Happy Friday at meron tayong SACC episode, ano? And take a look at this. Ito ang ating bagong experiment, ano? And you will see that video tomorrow, ano? So huwag niyong kakalimutan. Ang ating time is 7 o'clock p.m., no? Mountain time. So 7, 8, 9, 10. 10 in the morning dyan sa Pilipinas. Bukas, ano, iloload natin yung bago nating video. So make sure you watch that. Anyway, we don't have much to say today. So let's go ahead and get on with this show. Okay, so alright. So welcome to our first match. At ang kalaban ni Spectras dito ay si BMP, no? So I'm sure na-miss nyo ang ating mga long plays. Meron, magta-try tayo maglagay ng mga long plays this week. But I cannot promise, ano, kasi like I said yesterday, busy week pa rin ito, no, para sa akin. So anyway, tingnan natin, no. So BMP ang pangalan ng player. And at the same time, BMP talagang pinangangalang dakan yung BMP siya, no. At ang kanyang mech ay isang mech nyaki. Sinayupak na mech nyaki siya. Okay, so anyway, tingnan natin dito, round 2 na round 2, bumanat na yung kanyang blackmail bird, ano, at wow, hinayupa all the way through, patay ang midline ni Spectrax, ano, hindi man lang siya nakaabot dun sa blackmail bird nung kalaban, pero nakapagtapon pa rin siya ng poison, ano, para dito sa kuan ng kalaban niya. Unfortunately, ginamit nung kalaban niya yung lahat ng pwede niyang gamitin, so wala siyang nanakaw na energy doon, but buti na lang meron pa ng gas si Spectrax na pumpkin at nabuhay pa, no. So oh my god, take a look at this, ano, na 1v3 ng Dioras Spectrax, or in this case 1v2, kasi patay pa rin ang plant nung kalaban niya, no. And then medyo malambot na yung bird kasi meron na siyang nag-suicide siya kanina, gumamit siya ng suicide feather, no. And dito ang tindi ng defense ni Spectrax, patay ang hinayupak na Megnyakis. Ang ganda nung nangyari doon. And finally dito na ang suicide bird ang gagana, pero merong stun, so tinaiming niya na yung kanyang zero cost card yun ang mapunta dun sa stun, no. But that's okay kasi it's not enough para patayin si Spectrax, and dito mai-stun na at na double slow boots, sumuko kagad ang hinayupak. Alright, welcome to our second match. And ang kalaban naman ni Spectrax dito ay si Nam Red Dips. What the heck? okay, guess ko na binaligtan niyo yung pangalan ni Spider-Man, kaya Nam Red Dips. Oh my god. Meron pa rin pala gumagamit ng ganyan, no. I think a few months back may nakita rin akong ganyan, no. I forgot kung anong pangalan niya. And sabi ko nga, meron pa palang gumagamit ng ganyan. I don't know, corny ba sa tingin nyo or in pa din? Comment down below kung anong inyong opinion about this, ano. Okay, so finally round 3, patay ang ibon nyo pa. Binanatan nyo yung midline ni Spectrax, gumanti yung midline, patay ka agad yung ibon, ano. So nice kill. Alright, so dito at least hindi na mamumblema si Spectrax na may papatay sa kanyang dusk, ano. And nice round 4, hindi pa enough para patayin yung plant niya. And not only that, nakapag nakaw pa siya ng energy talaga, no. So nice. So dito round 5, dumepensa uli ang kanyang plant, pero patay na. But that's okay kasi nagawa niya pa magpabaon ng lason dun sa backline ng kalaban niya, no. Or in this case, midline pala na naging backline na. And then round 6, dito babanat pa talaga ang midline ni Spectrax, ano, kasi syempre kailangan gamitin mo lahat ng pwede mong gamitin. Papatayin niya na ang front line ng kalaban niya. Nice, ang ganda. And meron pa rin natirang energy si Spectrax, so swak na swak lang, ano. At dito wala nang panalo itong beast na ito, so mukhang seal the deal na, kasi magdo-double stun ng magdo-double stun to kahit sagana siya sa energy at kahit sagana siya sa card. Unfortunately, hindi pa pasok yung mga tira niya, no, dahil sa depensa ni Spectrax at dahil sa double stun na makukuha niya every time natitira siya. So there you go. Kahit pumasok yan, it's just not enough. And dito, of course, this is the killing blow. May dalawang allergic reaction. And that's the end of this game. Okay, so alright, welcome to our third match, ano. At dito, si Brian Kearney naman, ang kalaban ni Spectrax, ano.
Tingnan natin kung ano ang kanyang double plant ang kanyang setup, ano? Tapos meron siyang blackmail bird. Pero yung blackmail bird niya, yung buntot galing sa beast, ano? Ano nga tawag diyan yung karne? What? Masyadong excited itong si Brian at di niya malaman kung anong card ang gagamitin niya, ano? So anyway, ayan yung carrot na yan, hair dagger ba yun or what? Let me see. Yes, hair dagger, nice. Yun nga, no. Okay, so saktong-sakto patay ang ibon ng kalaban niya, no. Nice. Yun all the way patay in one round. But the bad thing is nalagyan ng kuan. I mean, I guess it's okay, ano, kasi it's not significant dahil take a look at this. Hindi niya na masyadong kakailangan yung kanyang sneaky bastard kasi patay na yung ibon. Yun yung pinakamalaking threat sa kanya eh. And at this point in time, kailangan niya na lang mag-concentrate dito sa dalawang plant na nasa harap, ano. So, troublesome pa rin itong plant na nasa likod kasi meron siyang pang disable and meron siyang pang heal, ano. But that's okay kasi sa ngayon, ninakawan pa si Spectrax, ano? So nasayang yung sinesave ni Spectrax doon. By the way, I just wanted to point out, no, na hindi rin, malamang hindi rin titirahin ni Spectrax itong nasa likuran. Kasi bukod sa meron siyang heal, kahit malagyan niya ng poison itong nasa likod, ano, meron din siya nitong refresh na ito. That's why wala rin kwenta. So matatanggal lang yung debuff sa kanya. Okay, so mukhang nag-iipon na lang si Spectrax dito ng energy in preparation for the end game, ano? And pinabayaan niya na finally mamatay yung kanyang frontline. And marami pa rin, ano? Puno pa rin yung kuan ng kalaban niya. Okay, so but dito tinira niya na, ano? Kasi madadamage niya pa rin ng malaki-laki dahil dun sa kanyang mga attacks. And unfortunately, yan yung sinasabi ko, no? Isang dahon lang katapat and tanggal lahat ng debuff na nilagay sa kanya. And then saktong-sakto lang yung pagkapatay dun sa midline ni Spectrax, ano? And nagawa pa talaga mag-heal ng Moong, but finally nandito na ang Blood Moon. If you recall from previous videos, isa yan sa mga ginagamit ni Spectrax sa kanyang tactics to make sure na mapapatay yung kalaban, ano? And I think dito, kung walang heal na nilagay itong kalaban na ito, the game is over and done with, ano? So yan, Blood Moon, yun, tapos ka. Okay, so alright, so welcome to our fourth match. And ang kalaban ni Spectrax dito ay si Bonesy, ano? Alright, so yan, si Bonesy. And kung umabot kayo dito at natutuwa kayo sa inyong napapanood, you're enjoying what you're watching, please go ahead and like this video, ano? And maybe even share it with your friends so that sila din makakuha din sila ng tactics kagaya ng ginagawa ni Spectrax, ano? Okay, so round 3 na round 3, mukhang successful yung paglagay ni Spectrax ng poison at nilamon lahat ng midline ng kalaban niya, ano? And not only that, pati yung backline na lagyan niya rin ng malaking damage and poison, ano? So very nice, very nice. Kahit na isacrifice niya yung kanyang yung kanyang plant dun sa exchange na yun, okay lang, ano? And then dito isasacrifice na rin ni Spectrax malamang yung kanyang kuan, yan yung kanyang midline. But that's okay kasi malambot-lambot na ang kanyang mga kalaban. But unfortunately, kinulang lang ng isa, no? Kung hindi, maybe napatay niya na itong hinayupak na plant na to. At healing bading na naman pala itong plant na to. Meron na namang drain bite, ano? So, I think vegan bite yung isa. And itong isa namang version is drain bite, ano? So, dalawang klase yan. Yung drain bite, hindi kailangan plant, pero dito sumuko na kaya mamaya na. Okay, so as I was saying, no, dalawang klase yung bite na yun, yung drain bite at saka yung vegan bite. Yung vegan bite yung meron siyang dahon dito sa corner ng labi niya, no. So yung bite na yun, it's very specific, ano, ma-activate lang yung healing noon kapag ka ang kinakagat mo ay plant. Pero yung drain bite, it doesn't matter kung sino ang kinakagat mo, ma-activate yung heal noon. Okay, so dito round 1, maaga nilang binanata ang plant ni Spectrax and hindi pa rin mapatay. Pero dito yun, chininelas ng di oras ang plant ni Spectrax. So round 3, finally yan, kikilos na si Spectrax and mukhang pupuruhan niya na ang plant ng kalaban niya para mamatay na ito, no? Kasi meron na rin lason yung backline ng kalaban niya doon. So saktong-sakto gagamit pa siya ng kanyang egg bomb, ano, kasi patay na rin naman yung kanyang plant.
So malamang gugustuhin niyang i-divert yung damage papunta dun sa kanyang bird, ano? Which is yun din naman ang target talaga ni Spectrax dito. And saktong-sakto, pak yun, hinayupak, hindi pa rin namatay. Napakatigas talaga nitong leching ibon na to. At nag-suicide, hinatak sa hukay, pati yung kuan ni Spectrax, midline Spectrax. But that's okay, no? Kasi again, fish na ang natira and malambot-lambot na itong isda na ito dahil maaga siya nalagyan ng lason kanina, no? So very nice. And dito of course merong stun, so pasok yung tira ni Spectrax and almost dead na itong hinayupak na isda kahit meron pa siyang speed boots, ano? It doesn't matter kasi magdo-double stun na naman siya. And wow, ang ganda ng timing, hindi pumasok yung pinakamalaking damage niya, no? And now patay kang isda ka. Nice. Okay, welcome to our second to the last match. At si Ann.Joy19 naman ang kalaban ni Spectrax dito, no? So batang-bata, sariwa si Riwa at fresh na fresh si Ann, 19 years old. Joke lang, I don't know kung ano ibig sabihin yung 19, ano? So anyway, round 1 maaga niyang binanatan, ano? At buti na lang nagsuot si Spectrax nung mga cards niya, kung hindi patay ang kanyang plant in one turn, ano? Eh nabigyan niya pa ng lason yung beast at saka yung terminator ng kalaban niya, which is very nice. And dito dinagdagan niya naman ng pamatay itong plant para malambot-lambot na at nakasetup na rin for the next turn, ano? So kahit anong gawin ng plant niya, it's already dead, hindi na umabot sa next turn. Very nice, ano? Buti na lang mauuna yung midline ni Spectrax, so nagawa niya pang i-damage yung beast, ano? Pero hindi na siya masyadong gumamit ng kanyang mga cards kasi number 1, mahina naman yung sneaky bastard niya, and then number 2, mas minabuti niyang i-save itong kanyang pang slow boots dito, no? So there you go, nice. Slow na nga, lalo pang bumagal itong hinayupang na na terminator ng kalaban niya, no? So there you go, tapos kang terminator ka. There, ang ganda, lahat ng card waste at sumuko na lang yung beast. Alright, finally, this is our last match at ang kalaban ni Spectrax ay si Alain, ano? Alright, round 1 na round 1, nauna si Spectrax. Ba, aggressive play ang ginagawa ni Spectrax, ha? Siguro akala niya susugod kagad itong beast, ano? Kasi usually pagkaganyan yung beast na ito, lalo pat merong rise sa buntot, ano? Masipag yung sumugod ng simula. So pero mukhang hindi agad sumugod, ano? At dito buti na lang wala siyang nanakaw doon, ano? Kasi ginamit ni Spectrax lahat ng pwede niyang gamitin at natamaan niya yung beast sa likod ng maigi, no? Pero wow, ang tindi talaga, 164 ang bawas isang tira lang, ano? Ang lupit. Okay, so ninakawan pa si Spectrax ng energy, no? Very disrespectful talaga itong si Alain na yupak. Okay, so round 5 finally, papatayin niya na ang front lane ng kalaban niya, pero it's not enough, ano? And then dito, buti na lang meron siyang pang-depensa, pero pati pang-depensa niya nabasag nung kalaban, ano? And finally dito, uy, sana hindi niya ginamit yon at na-wasted na lang sana yung kuan nung kalaban niya. But that's okay dahil doon may malaki pa rin ang nabawas sa buhay dahil dun sa poison, ano? And finally dito nagsuot ng pang-depensa si Spectrax, but hindi tumira yung kalaban niya, ano? But it's okay kasi napatay niya na yung plant ng kalaban niya, and dito alam niyang gagamit ng matinding defense yung kalaban niya at pinasok niya ng double champ technique, ano? So saktong-sakto chinamp, dinoble champ din siya ng kalaban niya, hinayupak, disrespectful talaga. Okay, so again tinira niya ulit ng champ and kuan combo, no? So dito chinap din siya ng Dioras, pero yun lang, meron pang kasunod na tiny swing. Buti na lang hindi pa napatay si Spectrax, and just enough, ano, patay ang hinayupak na reptile. What a finish. Okay, so I hope natuwa kayo dito sa maiksing video natin. Of course, make sure you tune in tomorrow kasi meron tayong bagong experiment tomorrow, no? At kung kayo'y naaloy dito, if you enjoyed this video, please go ahead and like it. And if you are new to the channel, welcome to Potatoes Origins TV. You know, comment down below anong impression nyo sa ating mga videos. At ito ba ay worthwhile panoorin? Nahahabaan ba kayo? Naiksiyan ba kayo? I know, meron tayong viewer, si Jules. Sabi niya, bitin na bitin daw, no? Umiksi yung video last time. Pero kasi busy nga tayo ng week na yon at saka itong week na ito. So,
talagang maiksi ang mga videos natin lately. Ano? Anyway, just the same, please go ahead and smash that subscribe button para hindi nyo mamiss ang ating mga uploads, and I will see you in the next battle.